Okay guys, dito tayo ngayon sa Philippines Auto para sa tripping na modernized UV. Mamaya pasok tayo, silipin natin. Hi. Mamaya samahan nyo kami, silipin natin sa loob. Okay guys, pasok tayo sa loob. Ito po yung 6-wheeler. Yung class 2 at class 3 na 6-wheeler, ito po yun. No? Nagkaiba na sa upuan. Ito po ay class 3. Class 3. 3. Harap yung upuan eh. Okay? So, ito po yung walang standing. Ha? Ngayon, nakita ninyo dun sa mga brochure na mayroong class 8, may upholstery. Ito po upholstery. Pwede naman yung fiberglass kung yun ang gusto nila. Pero ito may demo po na. Ito po naman ay yung 4-wheeler na class 2. Okay? So, makikita nyo, kumumpara natin sa ibang brand, medyo mas stable lang ang tayo niya kahit 4-wheeler lang po. At wala po. Medyo upholster din yung upuan. Pero may variant din naman kami na kung gusto ninyo ay yung fiberglass nga po. Okay. So, siguro, kayo muna. Kung gusto po din mo na no. So, pwede nyo lagyan ng TV box yan para may balita, Korean. Korean drama. Tapos, may komersyal sa tabi o sa ilalim. Ito yung ruta mo. May driver na. Ay, dumating buo na. Okay, dito gawa yung body. Ang kagandahan po nung buo na, buo, dumating, ito po kasi pareho, ano eh, CBU, completely built unit. Oh my God. Galing China. Okay? Pagka completely built unit, lahat ng safety features yan uri. Parang malapit. Ano? Okay? So, kasi pag dito, medyo gawa ni Almasora at ni Centro, yung crossbar niya, yung side ano niya, side impact, ano. So, yun ang pagkakaiba. Pero, sabi nga, ang gobyerno, maganda rin naman pag dito gawa, maayos naman gumawa si Centro at si Almasora. Yun lang nga lang, dahil pila nga matagal. Pero, pag nagkaroon naman ng diferensya rin, pwede natin ibalik. At, negosyo nga, economy ng Pilipinas ang ang mag-benefit pag dito ginawa. Okay, so, kompleto na po yan, ano? Lahat po ng requirements na accessories ng gobyerno. Yung CCTV, dashcam, automatic fare collection system, airport, speed limiter, dyan na po lahat.
Ano, class 3, hindi po, wala pong standing to. No? Pero para lang magka-idea kayo, yun na nga. Ito at ito ay mas mahaba ng isang metro kaysa dito. Kasi alam ko, iba sa inyong class 2, nag-iisip kung 4-wheeler o 6-wheeler. Ang pagkakaiba po, yung 4-wheeler at 6-wheeler, yung 6-wheeler mas mahaba. May CCTV. CCTV siya. Ilang seat to? 24-seater? 24-seater. Dito pwede lagay dito yung ibang bagahe. Pagbagbag, parking. Posture siya. May scanner pa oh. Ay, ano ba to? Beep pala. Beep card. May beep card. Okay, lahat mayroong seatbelt. Lahat may seatbelt. May TV. May CCTV. Okay. Eh, susi. Pwede na umalis. Eh, apa? Ah, may ano din sa likod. Yes, ang laki ng ano niya sa likod. Ah, ano bagahe pag mag-outing. Tungkulin mo kami. Papa ito. Nagsasama si Ann. Ayun lang. Isa pa parang hindi niya. Hello guys, ito yung Dongfang na class 3. Ayan. Ang laki niya. Natin dito yung mga camera. May electric pagpapoint rider. Although meron na rito. Kailangan yung back. Tapos makita niya, nakakalat na dyan yung mga camera. Ah, may CCTV dito lang dito. Ano ba mo may isa? CCTV din pala dito. Hindi nahihila yung antena. Para hindi mo siya sa IDB. Tapas. 96 cars to use. Ito siya mapag-whip, no? Hindi pa marihirap ni Jason. Kaya kong sabi niya. Sabi na lang kamali yung paa.
Ah, hindi po, mag-i-start po pag wala pong hangin. Paandarin mo. Kaya ako pinakukuha na doon. Tulad po ng ano? Yung link sa service contractor. Yung sakal. Mia! Ipayaran po na mo. I-bridge ko yung naman wala. Yes, takot. Kahit isa lang naman mo, takot mo. Walang problema. Ayun guys, nandito tayo ngayon sa Pilipinas Auto para sa tripping ng modernized jeepneys. Ayan, may mga truck din sila. Tapos yung kanina, yung class 2 na 4-wheeler at yung class 3 na 6-wheeler. Ayan, hanggang dito lang muna tayo. Thank you sa pagsama sa amin. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Ang dami pala. Ang dami pa ang jeep. Thank you guys. Bye-bye.